Hello mga kayopi, welcome back. So mag-upgrade tayo ngayon ng SSD ng ating 9-year-old laptop at saka re-apply natin ng a thermal paste para hindi masyado mainit and change natin siya ng fan. So come on and join me in fixing the laptop. So mga kayopi, ang una ting gagawin is to upgrade our laptop with an Ibu 870 na SSD card. So ito ay 500 GB. Actually, naka SSD na siya kaso medyo matagal na, around 7 years ago. So medyo full na rin yung capacity niya and 256 only or 250. So yun. So kailangan nating i-upgrade kasi medyo nagkaka-glitch na. At the same time, yung laptop is umiinit na. So kailangan natin palitan ng fan at saka ng thermal paste. So first step that we're gonna do is to upgrade it. Yan. So buksan natin itong SSD card. Ito yung SSD card. Yan. Simple lang siya magaan. So nung nabili ko to, meron siyang free mouse, which is nice. Sa I forgot the store. So meron siyang free wireless mouse na A4 Tech. So, di ba? Nice. Lagay natin sa external enclosure ng hard drive. So, ito yung ating laptop. So, yan yung ating 9-year-old laptop. So, pag ginagamit ng anak ko to, medyo nainit na siya. Yung temperature niya napalo na ng 70. So, makikita nyo, naglagay pa ako ng exhaust para lang makatulong sa paglamig and yung laptop fan. So effective naman siya, pero para maging optimal, mas lalong tumagal kasi 9 years na yan, medyo matanda na, pero okay naman yung performance niya. Yan mga kayopi, dinownload natin sa Samsung site yung migration tool. So ito siya, makikita nyo dito, meron siyang software yan, data migration tool. So in-upgrade na natin to kasi medyo may tama na, may times na nag parang nagka-glitch yung transfer rate niya. So ibig sabihin yung lifespan ng ating SSD card is degraded na. So gumagana pa naman siya, kaso to secure it at saka to be of a much faster speed, so in-upgrade ngayon natin siya sa Samsung Ibu 870. So yung before it's 840 na 250 gig, so in-upgrade natin, in-increase natin at same times new model. Yan. So yun lang naman yun. Then, start lang natin yung migration. It's that simple, diba? So, ayan. Nag-start na yung migration niya. So, the reason why we doing this is para hindi na tayo mag-reformat, diba? Kasi wala naman akong issue dun sa OS ko. So, well-maintained naman yan. May clean up and may antivirus yan. So, no issues on it. So, kaya we will just clone what currently on the laptop moving to the our new SSD. Then later, we gonna install that. And at the same time, pag inopen ko, papalitan ko na rin siya ng fan at saka lalagyan natin ng heatsink. So medyo matagal to, so wait lang natin mga kayopi. So mga kayopi, habang nag-iintay tayo ng data migration tool to transfer all the files on our new SSD, pakita ko lang sa inyo yung ating next na gamit na ilalagay sa ating laptop, sa ating 9-year-old laptop. So ito yung Deepcool C5. So ano ba to? This is a thermal paste that I need to put in the CPU, sa processor, and in the GPU or sa graphic cards. Kasi yung dalawang factor na yon is umiinit pag ginagamit mo siya. So ito, nakalagay ito along with the heatsink para yung heat niya matransfer ng maayos do sa heatsink. Pag kasi dry out na to, yung transfer of heat, hindi na siya efficient. So, mas umiinit yung mga CPU and yung mga graphic card natin. It depends. Hindi naman lahat may graphic cards eh. Lahat ng laptop. Yung mga basic laptop, CPU lang. So, kapag kasi umiinit yung mga CPU natin, nagta-thermal throttle siya. So, bumabagal. And the same time, yung life expectancy ng ating mga processor umiksi. Kasi so, more heat. So, yung wear and tear niya, mas nasisira agad. So,
palitan natin. Medyo matagal na, 9 years. Ngayon ko lang siya naisip na palitan. So, tuyo na yun malamang. Kaya kasi na, mainit na to. Ang ginawa ko lang, nilagay ako ng mga extra fan to cool it. Pero ang proper way, dapat we need to reapply thermal paste. And napansin ko kasi nung unang buwas ko last time is parang medyo mabagal na yung fan. So, bumili na rin ako ng fan. So, yun. So, buti na lang, minakita akong exactly same model ng fan. So, yan. Kakabit natin later to. So, yan. After nito, isha-shutdown lang natin. Then, pupunta na tayo dun sa ating repair area. Yan, mga kayopi. Iniintay ko lang mag 100. Then, I will turn this off. So, yan, mga kayopi. Nandito na ngayon tayo sa ating repair room. So, kakabit natin itong SSD card, fan, and itong deep cool. So, yan. Kita nyo, ito yung... Yan. So, first, baliktarin natin yung laptop. Yan. Wala na siyang battery kasi sira na. Then, we gonna remove all the screw. So, ito yung ating Asus N46. Oops. So, sundutin lang natin yan. May mga cup. Ayan, o. Diba? Alisin natin. Then, alisin natin yung mga screw. So, makikita natin, ito yung ating memory RAM. And ito yung hard drive. So, yung hard drive, palitan na rin natin. Pero mamaya, kailangan natin tanggalin lahat. Kasi, papalitan natin ng fan. So, ayan. Then, hilahin natin to. Pushback. Yan yung ating old solid straight drive. Yan o. Tanya mga kayopi. Ayan. So, palitan na ngayon natin to. Alisin natin. So, ito yung ating old SSD. Palitan na ngayon natin ng 870. So, much faster and much bigger. So, ayan. Nakabit na natin yung ating SSD. So, mamaya natin ikakabit kasi tatanggalin pa natin yung housing. Ito para to sa hard drive. Actually, napapalitan nga to eh. Pwede natin gawing drive bay. So, yan o. Nahihila siya. So, yan yung hard drive. Napapalitan to kung gusto mo lagyan ng hard drive. So, natanggalan natin yung mga screw. Crepe yung gilid-gilid. Yan. So, medyo old na to. May mga basag-basag na. Kasi nga, nahulog na rin to. Tanggalin na rin natin yung RAM. So, yan yung ating RAM. Yan, kailangan kasi open. Yun. So, yan po yung ating keyboard. So, mga kayopi, ito yung fan. Yan, sukat siya. Kita nyo. So, ito yung fan. Lalagay natin dito. We will replace. Luma na to. Yan. So, same na same. Tanggalin natin yung processor na, no? Heatsink. Tapos itong fan. Yun. Nabaklas natin. Yan yung ating fan. So, yan yung ating old fan. Ang goal natin, lilinisin yung thermal paste along with this. So, kuha tayo ng paper towel. Tapos, some alcohol. 9 years ba naman? Pag di ba naman nga tumigas to? Matagal-tagal na linisin to mga kayopi. So, lilinisin din natin to. Pero, tanggalin muna natin yung ating fan. Wash this with some, yan, oh, alcohol and paper towel and some siguro yung pang scrap. So, linisin muna natin. Medyo matagal-tagal to. Balikan ko kayo pagkalinis na. Yan. Hello mga kayopi. So, nalinis na natin yung ating heatsink. Yan, kita nyo naman, heatsink. Wow! And yung ating CPU and ating video card. So, tanggal na siya. Medyo meron pa rin konting ano, pero yung mahalaga yung ibabaw malinis. So, yan. Ngayon is lalagyan ngayon natin siya ng thermal paste. So, squeeze lang natin to. Yan. So,
Lagyan natin ng konti lang. Ayan, pea size. Ayan. So, dalawang way ito eh. Either we leave as is or gamitin natin ng spread. Kasi maliit naman, hindi naman siya masyado kailangan ng pea size, ng spreader. So, ipitin na lang natin. Doon tayo sa pea size method. Maliit lang kasi yung paglalagyan eh. So next na ikakabit natin is yung ating fan. So ganyan lang naman siya, nakadikit. So ayan, kabit na natin yung fan. So ayan, nakakabit na yung fan. Gawin natin, lagyan din natin ng dikit dito. So ano lang to? Foil tape. Ayan, di ba? So para dikit siya. Naibalik na natin ang new fan at may bago tayong nilagay na thermal paste. So ibalik na ngayon natin yung laptop. This is the speaker and the LCD. So balik muna natin yung sa speaker. Then ito na yung sa monitor. So nakabit na natin yan. Naibalik na natin yung cover. So dito balik natin yung mga peripherals. So yung RAM tsaka yung hard drive. Shoot nyo lang, ganyan, slide, then lock. Ayan. Then the other one, same with this. Ayan o, slide, then push. Then yung ting hard drive. So let's return na. Mga kayopi, naibalik na natin ang ating laptop. Wow! So, ang next step natin is to test it out kung hindi na nga ba masyadong mainit ang ating Asus N46, a 9-year-old laptop, and performance-wise is still okay, diba? Mabilis pa rin to, this is an i7, kaya nga lang 3rd generation, kaya tagal na. So, we will test it out. So, mga kayopi, ito na yung moment of truth. Buhayin na ngayon natin yung laptop. Yun, nag-boot. That's a good sign. At least gumana. Yun. Nag-boot na ang ating 9 years old laptop. Yun, nag-boot din ang ating laptop. Nag-recognize niya ako. So, yan mga kayopi, nag-boot yung ating laptop. Yan mga kayopi. Yan yung ating ngayong processor. So makikita nyo yung temperature niya a little bit lower. Dati mga nasa 60, so ngayon nasa 50 plus na. So yan. Then yung ating GPU 43, so halos same lang naman, wala masyadong nabago. Okay siguro yung thermal paste pa doon. Pero yung CPU natin, yan o, medyo lumabig siya ngayon. Dati nasa 60-something yan. Ang idle niyan ngayon, nasa 54, diba? Pinakababa niya is 48. Yun. So, yan mga kayopi. Ayos yung ating pagkakakabit. So, yan mga kayopi. Ayos yung ating pagkakakabit ng ating fan and thermal paste sa ating 9-year-old laptop. So, kita nyo naman, bumaba ang temperature niya from 60 to 55. So, around 5 to 10 degrees lower. So, much better. So, tingin ngayon natin to. Ni-reboot ngayon natin siya. Oh. Ayan. So, yun o. Ayan o. Nag-boot naman siya agad. So, yan mga kayopi. Ayos na ayos. And by the way, don't forget to subscribe and hit the notification bell below. Bye!